Araw-araw, gumigising ako 1 hour before ang pasok ko para maghanda sa maghapon na namang trabaho. Ang pasok namin hindi pareho. May alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Nagdepende sa packing. Ang trabaho ko ngayon ay overtime lang. Hindi ito regular days. Maghahanda lang ako ng trabaho para pang Lunes. Gabi pa lang pala, nire-ready ko na yung saan yung isusuot ko. Para pagka maligo ako, diretso ko na dadalamputin. Kung kami naman ay maliligo o kaya mag-CR, bababa pa kami ng second floor. Kasi common lang yung CR namin para sa mga empleyado, opisina, para sa aming lahat. Hapon pa lang pala, nagluluto na kami ng ulam para hapunan, agahan, o kung may matira pa, aabot pa ng tanghalian para makatipid kami. Dito sa abroad kasi, kailangan ng madiskarte para makapag-ipon. Tapos kung kumain, bababa na agad ako ng second floor. Kasi nang doon nakalagay yung mga buta namin, tapos yung trabahoan namin, nasa first floor. Pagpapasok pala kami sa production namin, nadaan kami dito sa parang tab na to. Nandito yung pang-sanitize ng aming mga kamay, face mask, gloves, alcohol. Nandito na lahat kasi kailangan kaming sumunod sa patakaran kasi food processing kami. Hindi naman masyadong mahirap ang trabaho namin. Kaya lang, pag sinasabi natin kitchen, medyo mainit talaga. Lalo na kung summer, aabot sa 3 o 4 na damit ang palit-palit mo kasi mabasa lahat sa pawis. Bago ako magsimula sa trabaho ko, i-check ko muna lahat ng mga trabaho kung ano yung uunahin ko, ano yung unang lulutuin ko, anong una yung iakyat ko kasi nasa basement pa kasi yung mga ibang produkto namin na ingredients na aming lulutuin. Lahat ng trabaho ko sinusulat ko sa tisyo. Parang magiging ganito na siya. Ngayon, sisimulan ko na ang pag-akyat ng mga produkto.
Simple lang namang ginagawa namin. Sa araw-araw na namang ginagawa, nakakabisado na namin. Dati, nasasabi ko sa sarili ko na hindi ko to kaya na trabaho kasi ang daming dapat ingatan kasi pagka magkamali ka, kaltas agad sa'yo. Tapos ang procedure pa ng sauce namin, naka-Chinese. Kaya mahirapan kami, kailangan namin memorize para hindi kami magkamali. Pagka nagkamali kasi kami, kaltas agad yun. Ang trabaho ko ngayon, medyo konti lang kasi sabi ko na sa inyo, overtime lang to. Hindi to regular days. Pagka regular days, medyo marami talagang trabaho. Tapos napakainit talagang aming area. Ang advantage naman ng linggo ng pasok, kagaya sa ginagawa ko ngayon, ay pagbibigyan ka ng 8 oras. Pag matapos mo ng 5 o 6 na oras, kumpleto na yon. At maghihintay ka na lang ng oras ng out mo na makumpleto mo yung 8 oras. Kaya ako, tinubog time ko yung pagtrabaho ko. Ang importante lang, chichik ko lahat ng mga ginagawa ko para hindi ako magkamali. Kahit na ang dami ko nang inuupilitan, basta kaya ko namang i-handle ang lahat. Ito sa ginagawa ko, medyo mainit na yan. Medyo pawis-pawis na din ako. Gawa ng medyo mainit talaga yan. Lalo na kung nagkabukas pa yung malalaking mga machine. Nandito banda sa likod ko. Paliit na company lang yung napasukan ko dito sa Taiwan. Na kung tawagin, family business ang mga produkto. Hindi food, mamati, mga karning baka, baboy, manok, at mayroon pang palaman ng burger, chicken sauce. Tapos may mamati pa na pampagatas ng ina. Hindi madali dito sa abroad. Kahit na may sakit ka, kailangan mo pumasok. Lalo na sa amin na kulang ang tao pag mag-absent kami. Kulang na, wala nang pumapalit sa mga pwesto namin. At isa pa dun, malayo yung pamilya. Pag linggo pala yung pasok ko, pabalik-balik lang to. Halos ganito lang. Magluto ng mga bibipod, magprito ng mga buto, magsalang ng manok, at magmix ng mga trabaho para pang Lunes.
Pagkatapos ko magprito o maghugas ng mga karne, kailangan ko na agad magtaga dito para medyo maaga ako matapos.